kami ng tuyo na masauwi sa bahay namin kasi yung anak namin matay. Requirements dito kasi 14 days kami na magkua-quarantine. Saka swab test naman kami galing Manila. Ang ano dito, may swab test dito. 8 days na kami dito. Hanggang ngayon, hindi pa kami na-swab. Kasi yung anak namin tuwan, wala nag-aasta. So, kasi yung asawa niya na sa Hong Kong din. Sana bigyan naman nila kami ng konsiderasyon na makauwi. Ito na swab test naman kami sa Manila. Kung pwede, makauwi agad kami namin. Kasi yung anak namin po, wala nag-aasikaso. Virginia, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sen. Ako'y naaawa sa inyo, ano? Sa kagustuhan ninyong makita sa punerarya yung inyong yumaong anak nung pumanaw ng 1 ng Setyembre. 1 o 3 ng Setyembre? 3 po. 3. So ngayon, nung kinausap ninyo yung nasa facility, pati yung doctor, anong sinabi nila sa inyo? Bakit daw ayaw kayong payagan? Kasi daw po, tatapusin pa namin yung 14-day quarantine at saka swab test pa kami. Eh hanggang ngayon, hindi pa naman. Saka kung pag tinanong namin sila, nagtuturuan lang sila. Sabi, tatanungin pa daw sa taas yung ano. Mm-hmm. Hanggang ngayon, hindi pa kami na swab test. Tinawagan namin yung head, yung pinakamataas, yung hepe ng government quarantine facility sa Iloilo, si Gabriel Umadhay. Okay? At ito ang kanyang naging pahayag. Pakinggan mo, ano? Sige. Actually, kasi sir, if we don't have really the swab results ng nila, I cannot make any decisions after that. Okay. Yung actually, in-advise ko to, I think I remember yung anak niya na tumawag sa akin in regards to the swab results of their ano, with their mother and father, and I advised them that the best option would be magpa-private sila na ano, na swabbing, kasi pag sa public sir, free naman yung swabbing dito sa Iloilo City. Kaso nga lang, na-compromise yung laboratories namin for how many days, nag-stop yung operation, kaya medyo marami backlog. So ngayon, nag-hingi na kami ng tulong from Cebu to help us with our swab results para mapabilis yung mga turnaround time namin. So sabi ko sa kanila, the best access that we, I can give you is to have your swab results be interpreted in a private hospital. Okay. And if so, sabi ko, if so, may swab na kayo, automatically, and you can give your parent to go home to have your lamay sa bahay ninyo. Pero as of the moment kasi, sir, sa kasi sa community, if I don't have any swab results, Tama. Gusto din naman natin, sir, na makatulong sa tao, no? Pero galing, kasi, sir, we are still considering the greater impact of unnecessary decision kasi we don't want to compromise all the efforts that we have done already for the past month. Kasi pag na, lumabas agad na yung results nila na negative, pwede ko sir palapasin. Pero pag talagang wala pa talaga sir, yung efforts namin na ano, na sinacrifice naman for how many months, baka makompromise just because may isang client kami na pinalabas. Alright, sige, I got it, sige. Thank you sir. Siya ho yung in charge ng government quarantine facility sa Iloilo. At nakausap din natin sa Department of Health, ganun din ang sinasabi, na talagang sundin yung quarantine yung buong 14 days. Alin Virginia, ang sinasabi ho ng ano, na talagang susundin natin yung 14-day quarantine, kaya lang sa kasamaang palad, hindi raw ngayon gumagana ang kanilang ano, kasi para na-compromise yung kanilang swabbing. Pero meron ho siyang rekomendasyon na pwede ho kayo magpa-swab test sa pribadong ito'y laboratory para makita. At kapag nakita na kayo'y negatibo, siguro mabibigyan kayo ng konsiderasyon. Pero kung tutuusin, talagang yun ang ating ano, ito talaga yung malungkot na at mahubad-hubad na katotohanan na hindi tayo pwedeng mag-shortcut dito, Aling Virginia. Naintindihan niyo ba, Aling Virginia?
Naintindihan ko na po. Sana, pero sana may konsiderasyon naman sila. Wala namang masama ang konsiderasyon ay nasa tao. Kaya lang, yung pangkalahatan, Aling Virginia, yung kaligtasan at siguridad ng mga na pangkalahatan kung galing kay sa facility na yun, kailangan makumpleto niya yan. Siguro naman, nasaan ba ngayon nakalagak yung ito'y bangkay ng inyong anak? Nasa punerarya, nasa bahay? Nasa punerarya pa po. Siguro naman, pagdating ng 6 days siguro, bago matapos tong linggo na to, ato, Lunes ngayon, baga pagdating ng Sabado, makakalabas na kayo dyan. Yun lang naman inaantay ninyo, tama? Opo. Ngayon, kung talaga nagmamadali ka, kung nagmamadali ka, meron pang isang paraan. Subukan yung magpa, ito'y rapid test or swab test pa ang tawag niyan, para malaman kung negatibo kayo sa isang pribadong laboratory. Papayag naman sila eh. Pwede ba sa inyo yun? Aling Virginia? Eh, kaso lang po, sabi nila, ganun din ang proseso. Ah, ganun sa din. Sa LGU din dadalhin yung chat sa LGU din dadalhin yung resort. Oo, ganun okay. Din. Kaya lang, kung dadalhin sa privado, sa resort, mapapadali kaysa mag-aantay kayo. O tatapusin nyo na lang, 6 na araw na lang naman. Ang sabi kasi nila, pag umabot kami dito ng 14 days, at saka hindi na kami na-swab, pauwiin din kami. Oh, yun na lang. So, ano bang balak kasi, mo? Magpapaswab ka sa privado o mag-aantay ka ng 7 araw pa? Eh, siguro, aantayin na lang namin kasi wala din naman kami magagawa eh. Ganun talaga, ano? Hindi natin kasalanan, pandemya to eh. Oo. Okay, Aling Virginia, okay ba kayo ni Mr. dyan ngayon? Okay lang naman po. Nakakakain ba kayo ng tama riyan? Nakakain naman. Kumusta man tulog ninyo? Ayos naman. Yun lang, medyo hirap ng tulog kasi hindi makatulog. Eh, o nga, wala, namamahay kayo dyan dahil hindi nyo pa mamahay yan. Pero makakapag-adjust ka. Ikaw ba'y may cellphone? Mayroon po. Eh, manood ka na lang ng bitag sa aming YouTube o Rafi Tulfo in Action or Tutok Tulfo. Malilibang ka ng konti. Sige po. Okay ba sa'yo? Okay. Pag napakita mo na nanonood ka sa amin sa bitag sa aming YouTube TV or kay Rafi or kay Erwin, ipakita mo lang sa akin, padalhan na lang kita. Padala. Patunayan mo na talagang sinusubaybayan mo. Sabagay sa akin, okay ba sa'yo? Hindi ako si Tol okay Erwin po. Na kayang magbigay ng ayuda. Ako naman ay parang bilang loyal na ganun, ha? Okay ba sa'yo? Opo. Okay po. Sa gitna ng sinasabing pandemya, nakilala kita. At dahil nakilala kita, malay ba pagkatapos niyan, tawagan mo uli ako. Tayo na lang mag-uusap, ha? Kasi baka mamaya kukuyugin ako ng iba. Bakit ikaw? Sila hindi. Iiba yung special yung ano mo, sitwasyon mo, ha? Tawagan mo ako, ha? Alright? Opo. Tawagan mo ako. Tawagan mo si Dennis. Tawagan mo si Lucy. Yung dalawa na yan, sa telepono, at sasabihin mo, pinangako ni Sir Ben na pagkatapos kong labas dito, mag-uusap kami. Pakiusap ko sa'yo. Ano bang mga palabas na pinanunood mo? Teka muna. Ano bang pinanunood mo sa cellphone mo? Hindi naman ako sure masyadong nanonood. Pero pinanunood ko yung Rafi Tulfo, yung Ben Tulfo, okay. Yung lahat ng mga Sigurado ha, Tutok Tulfo, hindi Tutok Tuwin. Iba yon kay ano yun eh. Siguraduhin natin ha. Kasi mas mayaman yun, eh, hindi mo naman siya pwedeng lapitan. Pero kung gusto mo, tawagan mo siya para kahit sabihin mo, nirefer ka ni Ben Tulfo. Ito ang gagawin mo, ha? Tawagan mo si Willie Revillame. Sabihin mo, magkasama kami dati sa Channel 5. Inimbitan niya ako noon sa Channel 5, Ben, Raf, Erwin, sakay tayo sa yate kuminsan pag wala tayong nagagawa. Ngayon sasabihin mo, sabi ni Ben Tulfo, tawagan daw kita, Willie. Tutok Tuwin. Tutok Tulfo, iba naman yon. Eh, pag nagdoble, swerte mo. Pang-triple ako. Pero mas malaki ibibigay sa'yo.
Ngayon, siguraduhin mo manood ka sa akin, ha? At kay Tool Erwin, tsaka kay pinakamabait sa amin si Rafi Tulfo in Action. Ako yung pinakaastig, pero ako yung bibo-bibo. Alright? O si Erwin, tutok-tulog. Pero yung pinakamayaman, walang sinabi kay Tool Rafi si Willie Revilla. May laban. Tawagan mo si Willie at sinabi mo, sasabihin mo sa kanya, pinatawagan ko siya sa'yo at humingi ka ron. Sabihin mo, bigyan ng jacket! At at the same time, bigyan ka ng 10,000. Pag nabigyan ka ng 10,000, tatapatan ko. Taga mo sa bato. Huwag kang lumapit kay General Bato, eh kay Senator Bato. Walang pera yun. Mapatawa. Okay ba sa'yo? Opo. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ako nagbibiro, ha? Kaya mo bang tawagan si Willing, si ano, si Tutok Tuwin, ano, Tutok Tuwin, ano ba yan? Wala kang number noon? Wala. Ay, bibigyan ka namin. Alright? Okay po. Okay pero ang po. Bigay namin, bakit ko siya bibigyan? Eh, iba naman sa stasyon, di Tutok Tulfo na lang. Mamaya, panoorin mo. Ikaw ba may channel dyan? Meron ka bang TV dyan sa inyo? May TV ba kayo dyan sa... Dyan? Meron? Wala po eh. Sa quarantine facilities kami. Walang TV. Walang TV? Sa eskwelahan kasi to eh. Okay. May cellphone ka ba? May load ka? Meron naman. Pwede ka bang manood sa Facebook page ng PTV mamaya? Oh. Panoorin mo si Tool Erwin. Siya yung bagong newscaster ng PTV4 kasama si Alex Santos, si Aljo Bendijo. At pagkatapos mapanood mo, sabihin mo sa akin kung anong binalita ng Tool Erwin, ako nang bahala sa iyo. Tawagan mo ako. Importante, totoo yung sinabi mo. Panoorin mo mamaya sa PTV4, sa social media nila. Okay ba sa iyo? Okay po. Ganun lang kadali. Sasabihin mo sa akin kung anong suot ng Amerikano ng Tool Erwin, anong binalita. Eksakto, tawagan mo kami, may tumataginting na kape. At merong secret. Baka kasi kukuyugin ako eh. Alright, tayo nang bahala. Okay na ba sa'yo? Okay po. Na sa'yo? Thank you po. At gusto mo, thank isa you. Pa, papadalhan kita ng King's Herbal. Okay ba sa'yo? Mas okay. Ayun! Papadalhan kita ng dalawang King's Herbal sa'yo. Dalawang King's Herbal sa mister mo. Okay. Ay, okay, gawin okay. Ko tatlo sa'yo, tatlo sa mister mo. Mas okay pa. Okay ayun. Talaga. Siyempre, may usapan tayo. Panoorin mo mamaya, bago mag-alas 6, si Tool Erwin ang mag-newscast, yung aking gwapong kapatid. Next to me. Ay. Okay? Okay. Alright, sige. Ang pinakagwapo. Alright na, sige na. Okay. Masaya ka na ngayon, hindi ka na umiiyak. Okay po. Ka na. Thank you. Nabigyan ba kita ng konting kasiyahan dyan? Nabigyan ba kita ng konting kasiyahan, Mrs.? Opo. Si Mister, thank kausapin you. Mo. Ito siya, oh. Ayun! Oh, ngayon. Mister Ernesto, kumusta ka na? Mang Ernesto, kumusta ka na? Okay na, sir. Okay, narinig mo ba kung anong sinabi ko sa misis mo? Opo. Ay, wag na nating ulitin kasi baka marami nakikinig. Mamaya kukuyugin na ako ng maraming text na humihingi na ng laptop, tsinelas, mga kung ano-ano, padala dito, padala ng ganyan. Iba naman yung approach. Narinig mo na bang King's Herbal? King's Herbal? Hindi pa. Ayan, sige, ribale. Bahala na si Mrs. ang magkwento sa'yo, okay? Okay. Alright, sige. Okay, pagaling kayo, mga pagkatapos ng, hindi naman, sige, relax lang kayo dyan. Di wala naman kayong ano, kay Mrs.
Virginia, usapan natin, sundin natin, ha? Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, ha? Hindi ako marunong makalimot. Okay? Maraming salamat, sir. Alright, sige. Maraming salamat. Sige, okay, sige. Higit sa sumbungan, imbestigahan, at anumang reklamo, medyo kayo'y tulad kanina nakita nyo, mag-asawa. Sinubukan lang ho natin pasiglahin sila kasi sabi nila, baka dito kami mamamatay sa COVID, na hindi sa COVID-19, sa sama ng loob. Pero sa ginawa natin pakikipag-usap kahit na papano, napatawa natin, at yung ngiti na yon napakahalaga para doon sa mga dalawa na para huwag ma-desperado. Pero yung usapan na sinabi ko, tinutupad ho namin dahil ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag!